하늘가로 만났으니 하늘에 숨어있는 애들 뱀뱀 소리네 내 아기들 소리겠네. 뭔가 가메사 kakain tayo ngayon ng mga pagkain na in-order ko sa aking kaibigan na si Lean. Ito ay from Lean. Ano nga ba pangalan nun? Lean Cravings Express! Salamat at dumating din siya sapagkat napakaraming pinagdaanan ng pagkain ito bago dumating dito. Siguro inabot ito ng 2 oras. Nagkapasipasahan ng kung kani-kaninong mga driver. Pero thank God at siya ay nakarating ng maluwalhati at makakarating din to ng maluwalhati sa aking tiyan. Okay, so, ito mga pagkain na ito. Naku, sorry, hindi ako masyadong familiar sa lahat ng tawag. Sinend sa akin ni Lean kung ano yung mga pangalan ng mga in-order ko. Sabi ko kasi, kahit ano na lang, basta lahat ng paninda mo para makita natin. Wait lang, bubuksan nga po na natin sandali. Ang bango. Makita niyo po, may mga laruan dito. Ayan, no? Laruan ba tawag dito? Yan? Toyo yata. Ay, toyo nga. Uy, ang dami niyang toyo, ang dami niyang laruan. Parang ayokong buksan, parang gusto ko siyang ilagay sa aquarium. Nasaan pa ba yung iba? Ayun. Pangatlo. Lian, paano mo nilalagay dito yung mga toyo? Napakahirap naman, napaka magusisi. O yan. Meron tayong 4 na isda na pwede natin gawing laruan. Ilagay natin sa ating aquarium. So ngayon, naamoy ko na ang kanyang mga pagkain. Amoy sesame oil. Ayun pa naman yung paborito ko talaga sa amoy. Amoy sesame oil. Ang sabi niya, ito raw ay katulad ng Japanese food. Pero ito ay Korean food. Ang pinagkaiba lang, pag Japanese food, siya ay may suka. Yung rice niya. Japanese rice with suka. Pero kapag ka-Korean siya, sa likod na suka nilalagay nila ay, ang tawag doon, sesame oil at saka a little bit sweet ng konti. So tignan natin kung anong lasa ng sweetness. Lord, maraming pang salamat, Lord, sa food na ito na pinakalab niyo po sa akin ngayong gabi. I pray, Lord, for nutrition, Lord, na mapasa akin sa mga kakainin ko, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Kain tayo, mga kamesa! Ha? Subukan natin buksan ang ating chopstick. Ang unang pagsubok, ang chopstick. Nabuksan natin ang matiwasay. Palakpakan! Okay, so, ano ba ito sa usawan? Naku, hindi po talaga tayo marunong gumamit ng mga kung ano-anong mga pangmaya, no? Pangmayaman. Ah, ito yung sinasabi niya na ano? Cucumber daw. Ayan. Cucumber kimchi. Nakikita niyo po ba? Ayan. So, tikman natin ang cucumber kimchi niya. Ito parang gumamit. Ito na lang. Sarap. Lagyan natin ng toyo, baka pampalasa ito. Mabubuksan na kita. Ibuhos na. Ay, toyo ba ito patay? Ah, para siya hindi toyo, para siya talagang seasoning, pampalasa talaga. So, kailangan talaga nito, hindi pa pwedeng hindi. Kung hindi, walang lasa kakainin ninyo, sayang naman. So, ibus natin lahat para talagang sobrang sarap. Parang sobrang alat nito. Binus natin lahat. Okay, tikman na po natin. 3 na lamang po ang aking mga isda. Nalalangoy-langoy. Paano pa ginagamit talaga ito? Subukan natin po. Pilitin natin ating mga sarili. Try mo lang gumamit ng chopstick. Ha? Pakita ko muna sa inyo. Ayan, ang nilalaman. Ito ay ano bang flavor ko? Sobrang sarap! Ang sarap ng mga kamesa! Para sa pagkain ng Koreano. Uy, nakakuha ako! Dami ng chopstick! Ito pinapaborito ko sa lahat, baked sushi. Ayan. Ang
sabi ko po, nag-request ako na ang hangan. Kaya nakikita niyo ang kulay pulo sa harapan niya, sa pinakibabaw. Puro pang paanghang yan. Pero kayanin po natin. Magbukas tayo ng nori wrapper, so ang katutak nori wrapper natin. Ang nori po kasi ay magandang source ng sodium. So healthy siya. Huwag lang sa sobra na talagang ang kinain mo na buong araw ay puro nori wrapper na lang. So kinakailangan parang pampa, pampagana mo lang siya. Subukan po natin bago lumamig. Look at that! Ulala ni Nicarawandes. Kanina siya maging nagpem-pem sa rayon eh! Mmm! Fantastic! Ang sarap ng anghang niya! Napaka-cream rin ng kanyang kanin. Ang sarap! Creamy-creamy mga kamesa. Kabalot pa yung gagawin dito kung kumain ng kumain. Ubusin natin lahat at sobrang sarap. This is really my favorite sa lahat ng mga natikman kong ganito. Pinaka creamy, ang ibabaw, hindi dry, ang sarap kainin. Ano ba to? Ano to? Hindi mabasa. Tato ni Anasir Gahuko Tomo. Tato ni Oho na mi arero Tomo. Kogida sa utak. Ay, no, umiye. Bontas pwede na. Makakatulog tayo nito ng sobrang sarap. After eating a nice midnight, midnight na po ngayon, yan tawag, midnight snack. Ang sarap po ng pagkakaanghang niya. Pag nag-request po kayo, pag bumili kayo ng ganito, request ninyo ay spicy. At magbibigay po siya ng promo rito. Kung sino man ang mag-like nito, mag-subscribe nito ang ating channel, meron kayong 10% discount. Ito ba yung Lean? Sandali lang. Alamin pa po natin kay Lean. Sabi lang natin sa description kung totoo. Pero alam ko, may promo siya bibigay sa lahat ng mga manunod at audio nito through this channel. Ayun, nakita rin sa wakas, malapitan. Tignan naman natin ito. Magkakaiba po yan ang flavor. Meron dyan tuna, meron dyan trina, at meron dyan forna. So, una muna simula sa tuna, trina, forna. Pare-pareho lang. Dela, tingnan natin ulit tong kanyang napakasarap na cucumber. Ang hirap naman gumamit itong chopstick. Cucumber kimchi. Very healthy. Lian, ang sarap ng cucumber mo. Panalo. Sana ganito ang dalan sa birthday ko. Malapit pa ang aking birthday. Next month, November, birthday lang po natin. Mmm.
So, paluin natin ito, kukunin. Ang sarap nito kasi maraming gulay itong mas ibabaw. Wow! Ha! Nalikarawandas ka na! I like it. Pinipo. Walang di maayo, sandali. Sa isang subo po, kumpleto na lahat na makukuha ninyong sustansya dahil napakaraming gulay. Nalagila at sayang, sandali po. Simutin natin at sayang ang pagkain. Wasabi yata kung nakalagay dito sa kulay green. I-boost natin ang wasabi. Wasabi nga. Wala akong masabi kapag ito sobrang anghang talaga. Pero mas manghang kasi, mas may thrill, mas masarap. So lagyan natin din ang wasabi. At lagyan din natin ng toyong isda. Ganda lang mga toyo. Istang isda. So tikman natin siya ng may wasabi at may toyo. Kamay na lang po natin. Kala na nasa loob niya, akala ko. Parang. Hindi ko alam tawag dito, pero. Ang ganun na pagkakagawa niya, kasi parang itong isda. Ito parang lasang isda. Tapos nilagay niya sa loob ng isda ang. Kanin. Mabigat sa tiyan. Kain tayo ito ang kanyang sobrang sarap na cucumber kimchi. Diyan, sobrang sarap ng cucumber kimchi mo. Ayan po ang kanyang cucumber kimchi. Ang liliit, ang kukuyot. Walang palinig. Balik tayo sa pabulito ko. Look at that! Harap ng sarap. Panahalip ko talaga po! Try naman natin itong pangatlo. So, lagyan din natin siya. Mas may isda natin. Nawawala na. Ay, wala na ito naman. Okay, may isda tayong isda. So, iba-iba po ito ng flavor. Tatanong ko lang sa aking kaibigan kung ano yung mga flavor na ito at ilalagay natin sa description. So, bago ko ito i-upload, nasa description na kung anong mga flavor na itong mga ito. So, i-boost ulit natin itong toyong napakagandang lalagyan. Ayan. At simulan natin kainin ang pinakamabulaklak na parte ng kanyang pagkain. So ito to. Ayan.
na paraming sangkap. Parang nasa uliya. Ay, masira. Yan ang kimchi na gawa sa cucumber na ubod ng sarap. Malamis na siya at limangan. Ang sarap ng sabaw niya. Pwede ko yung sabaw sa kanin. Balik tayo sa paborito ko. Naglobak. Wait lang po. Sobrang sarap po nito. Ito yung triangle na pagkain na una ko nakain 2 years ago nung pumunta kami sa Maykali Raya, Laguna. Tapos nagdala si Lian ng ganito at ayun, may umorder. Umorder yata nung si Paul yata nagbigay sa akin. Parang basta may nagbigay sa akin, dako, hindi naman ako nagbayad eh. Tapos biglang nakakain ako ng ganito. Ay, sobrang sarap nung una ko natikman to. So ngayon matitikman ulit natin sa pangalawang pagkakataon ng ating buhay. Ganito yung pagbubukas nun eh. Tama, pagbubukas ko Lian. Tinuruan na ako nila, hindi pa rin ako marunong. Pasensya na po kayo, pag matanda na, ang hirap na tayo. Ayun. Diyan daw ang pagbubukas niyan. Tapos, tatanggalin pong kabila eh. Yun, no, tatanggalin yun. Tatanggalin din pong kabila. Ayan. At kapag natanggal na, edi, ayan na siya, kainin mo na. Huwag na patagal-tagalin pa. May palaman po sa loob. Lagyan natin ang wasabi. Ayan, sinusos wasabi at saka toyo. Let's try the second triangle. Paano nga buksan to? Ayun, meron siyang hinihila sa gitna. Pagkahila, tatanggalin niyo yung plastic. So ito yung plastic. Talaga may. Tatanggalin yung plastic. Ayan. At sa kabila rin, tanggalin din ang plastic. Ba't may dikit pa? Ayun, may dikit pa siya sa ilalim. So tatanggalin mo rin itong plastic. Hilain mo lang ganyan. Ayun. At pwede nang kainin. May palaman din siya. Ano kaya ang palaman nito? Sosaw natin ulit dahil masasarap pag sinasosaw. May kakaibang tanghang at alat at pait at sarap-masarap na binibigay itong maanghang na ito. Salo-salo! Ang daming wasabi! Tumulo siya ang hang. Pero ang sarap niya, malasa yung loob. So flavorful. Magbubukas tayo ng panibagong nori. Pero may isa pa, sandali lamang.
Mag-isang nori pa tayo. Sobrang dinandam talaga. Naubos na po natin. At dahil magpasapos sa 20 minutes ang ating video, tataposin ko lamang ito mag-isa. At magkita-kita po tayo muli. Lean at pasarap ng iyong mga tinda. Kung gusto niyo po umorder, mag-comment lamang po kayo. Bibigyan po sa inyo ang kanyang link. Okay, paalam po mga kamesa!